Ayan po sa lahat po ng aking mga naggagandahang subscribers, followers at mga viewers. Sa ngalan po ng Birana Live Studio TV, ay ipinapaabot ko po ang aking pagbati sa magandang gabi po sa inyong lahat. At ang swerte at ang pagpapala po at ang swerte ay para lamang po sa inyong mga subscriber ko. At kung gusto rin na swertihin itong si Gloria Arroyo na ito, ay mag-subscribe ka na rin sa channel ko para hindi kami namalas. Yan ang madalas kong sinasabi rito, na kapag ka nag-subscribe sa channel ko, sino yung swerte? Ay hindi ka nag-subscribe sa channel ko, ay di minalas ka. O, tingnan mo nga yan. Kaya dito rin sa mga ungas na mga politikong ito, ay kung ayaw niyong malasin, ay mag-subscribe kayo sa channel ko. Ngayon, at hangkat hindi kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, ay patuloy yung aking pagdarasal na hindi lang kayo malasin, magkandamatay na kayo. Alam niyo po ba kung bakit ako galit na galit? Mamaya po i-explain po sa inyo ni Idol Rapitol po. Ayan. Yan po, si Idol Rapi na lang po ang mag-sasabi sa inyo. At talaga namang ito, talaga namang tatayo lahat ang inyong mga balahibo. Maging sa balahibo nyo sa talampakan, tatayo. Grabe itong mga talaga namang pagnanakawan, pagnanakaw sa gobyerno ito. Ito ang dapat na tinatablan ng COVID itong mga hinayopak ng mga pokanita. Itong mga namumuno sa ating bansa, kung saan-saan mga administration, kung saan-saan mga opisina, ay talagang kitang-kita yung talagang epekto ng paghihirap nitong ating mga kababayang mahihirap na nga, lalo pang pinapahirapan. Kaya, ang makakasalba lang sa inyo, sa tiyak na kamatayan, yung pag nag-subscribe kayo sa channel ko. Kasi, kaya ko kayo inaanyayahang mag-subscribe na mga magnanakaw kayo at mga kawatan kayo dyan, pareho lang pala yon. Kaya ko inaanyayahang kayo para magbago ang buhay nyo. Kasi once na nag-subscribe kayo sa channel ko, hihipuin kayo ng ating Panginoon at mababago yung mga utak ninyong kadimonyuhan. Kaya nga po panay-panay ang sinasabi ko rito, mag-subscribe na kayo sa channel ko. O ngayon, pag patuloy kayong hindi mag-subscribe, magkandamatay kayo. Titiyakin ko sa inyo yan, magkandamatay kayo mga animal, kayo mga demonyo kayo. Nakakagalit sobra ang panito, sobra talaga, grabe, hindi ko ma-explain sa inyong mga followers ko kung kwan. Gaano kakademonyo yung lahat ng mga nakaupo ng mga mga opisyalis ng gobyerno, mapakustom, mapa kung saan mga kwan dyan, agriculture yan, kung saan man, lahat yan mga magnanakaw itong mga putang mga demonyo na ito. Kaya ito nakakagigil itong itong sasabihin at maririnig ninyo na sa binulgar na po ni Idol Rapitol po dyan sa Senado yung mga talaga namang grabing mga korupsyon at ang talaga namang talagang nakakapangilabot talaga ito at nakabwisit sa parte ko. Yung mahihirap nating kababayan ang lagi kong sinasabi rito na apektado. Yan ang mga kaswalti natin, itong ating mga mahihirap na kababayan. Ito po, pakinggan niyo po. I speak today as a matter of privilege to raise an issue brought to me personally by farmers and other agricultural workers. Hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. At isiwalag ko na po na ang gobyerno ay nagwawaldas ng bilyong-bilyong-bilyong piso sa National Irrigation Administration para lang mabigyang paalala ang lahat na nanonood at nakikinig. Narinig niyo po yan, bilyon-bilyon-bilyon-bilyong piso ang winawaldas ng gobyernong ito. Putang mga demonyo na ito. NIA ay nakatanggap na mahigit kumulang 15 billion pesos for fiscal year 2017, more than 20 billion para sa taong 2018 and 2019, 25 billion para sa taong 2020, 19 billion para sa taong 2021, at 22 billion ng taong 2022. Ang buong halaga po para sa taong 2017 hanggang 2022 ay
121 billion pesos for a span of 6 years for irrigation, development, and restoration. Wala po kong problema kung ang budget na ito ay nagagamit ng tama. I agree that by effectively implementing a national irrigation program, we can guarantee better food security for our country. Pero, hindi po ako papayag na kakainin lang ng korupsyon ng perang dapat mapunta sa tao, lalo na kung dahil sa korupsyon, marami ang magugutom. Right now, I will go into specifics. Kung inyo pong may kita dyan, karamihan po sa mga proyekto ng NAIA na naumpisahan, mahigit 5 taon na po ang lumipas, ay hanggang ngayon, hindi pa rin po natatapos. Mas matindi pa, ilan dito ay hindi man lang umaandar, gumagana, kahit taon na ang lumipas mula nang nabigyan ng notice to proceed. Kahit sabihin pa natin na hindi nag-release na ang NAIA ng full amount sa mga contractor, hindi dapat natin palagpasin na pinapatulog lamang sa kanilang departamento ang pera na kalaan dito na sana'y nalagay na sa agarang pangailangan ng ating mga magsasaka tulad ng farm machineries, pang-subsidize sa kanilang abono o di kaya fertilizer para palaguin ang kanilang ani. Bukod dito, meron pang mga kontrata kung saan sinadya na lang hindi pakita sa publiko kung sino ang nanalo. Ayan, pangit talagang pangalan kasi mga korap eh. Okay, ang public bidding ay dapat ipaalam sa lahat sapagkat ito ay paraan natin para malaman kung ginagawa ng gobyerno ang kanilang trabaho sa pag-usisa sa makakuha kontrata para di mabilis masingil. Singilin ang winning bidder kapag may mali silang ginawa sa pera ng tao na ibinahay sa kanila. Kapag hindi deklarado sa publiko at kapag tinatago nila ang mga impormasyong ito, nagkakaroon na mas madaling paraan upang itakbo ang pera ng bayan patungo sa bursa ng pribadong tao. Ito pong Macalyon Reservoir Project. Nasaan yung Macalyon na yan? Ayan po yung Macalyon na yan, ha? Macalelon. Tama naman, Bonjing pang apelido nito. Yung pangalan ito. Macalelon, pang Bonjing, ano? 775 million po yung halaga. No contractor listed. Wala pong contractor yan. Yung Macalelon Reservoir na yan. 10.58% completed since 2015. Eh, 2023 na po ngayon. Since 2015 po, inumpisahan yung proyekto, 10% pa lamang po ang nabubuo. 90% po ay nakatiwang mang palamang. Iniintay po siguro magputi ang uwa bago matapos ang proyekto. Target completion po nito supposed to be 2019. Pero again, ngayon po ay 2023 na. Ito po ay maliwanag pasasikat ng araw na isang korupsyon. Kahit ganito kapalyado ang bidding na naganap, pati ang performance ng contractor, walang humpay na pinupundan pa din ang mga irigasyon sa mga proyektong ito. This is undeniably red flag of institutional corruption. Ayan, tapa ano, small reservoir irrigation project. 533 million ang allocation. 1.69% pa lamang po ang natatapos. Ang nagagawa, mapapakamot na lang po tayo ng ating mga ulo sa kabalastugan na ito ng mga taga-NAIA. Marami pong dokumento na natanggap ang aking opisina kung saan pinapakita na ang NAIA ay binibigyan ng kanila mga contractor na accomplishment report na hindi naman totoo. Ibig sabihin, drawing. Ibig sabihin, in short, panluloko. Ang datos ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng reported at actual percentage of completion. Ibig sabihin ulit nito, nabigyan na ng perang contractor kahit wala o kulang pa po ang kanilang ginagawa. Bayad na pong contractor, hindi pa po tapos ang proyekto. As much as I hate to do it, kailangan ko na po mapangalanan ng ilan sa mga contractor na ito na tila binibigyan pabor ng Bids and Awards Committee ng NAIA. Oscar Sarmiento Construction Incorporated na matatagpuan sa Santa Mesa, Manila. Again, Oscar Sarmiento Construction. Pangalawa, RD Interior Junior Construction na matatagpuan sa Quezon City. Pangatlo, JD Construction and Supply sa Makati City. At pangapat, na gumagawa ng kabalastugan, itong Brostan Construction sa Caloocan City. Ilan lamang po ito sa mga kontraktor na inyong makikita ngayon na nakatanggap ng iba't ibang proyekto mula sa NAIA sa kabila ng kanilang paulit-ulit na lang na hindi pagtapos ng kanilang kontrata. Kahit ang ilan pa dito ay nalagay na sa blacklist ng NAIA. Merong dokumentong ibang opisina na nagpapakita na nagpalit lamang silang pangalan at muling sumasabak sa bidding. Ang Oscar Sarmiento Construction Incorporated ay natasang gumawa ng project noong 2014 sa kabuang halaga ng 750 million pesos. Binigyan silang 3 taon para tapusin ang almost billion peso project na ito. Pero kinailangan ng
i-terminate ang kontrata pagkatapos makita na hindi man lang umaanda ang kanilang construction works. Kinailangan ngayong saluhin ng RD Interior Junior Construction ang proyekto sa halagang 333 million. Hanggang ngayon, hindi pa din po tapos ang project at tuluyang natutulog ang pera na nilaan sana para sa papabuti ng ating agricultural industry. Ang Brostan Construction naman ay natasang gumawa ng proyekto sa halagang 304 million pesos. According to audit reports, as of 2022, ay may natitira pang 34% sa kanilang proyekto. Pinuntahan po mismo ng NIA ang project site at nakita doon na iniwang nakatiwangwang ang proyekto. Humingi po ng reconsideration ang Brost. Okay, at napakahaba pa po niyan eh, at mauubos lang po yung oras natin dyan. Ang bottom line po rito ay narinig nyo naman po na bilyon-bilyon ang kinokorap nitong mga animal na ito. Ito yung kwan eh. Kung talagang ginagastos dito nilaan sa sa pagpapaganda nitong mga irrigation natin, hindi na tayo kailangan mag-angkat ng ano, mga sibuyas na yan, mga pala, bigas na yan, at kung ano-ano pa, asukal na yan. Dito lang sa atin, sobra-sobra na natin kailangan kung nabibigyan lang ng tamang tulong itong ating mga magsasaka. Grabe. Kaya talaga namang napapabilang itong magsasaka natin talaga sa totoo lang. Tandang-tanda ko pa yung nanay at tatay ko, magsasaka sila eh. Hanggang nagkandamatay na lang, puro putik ang paa nila nung inilibing na lang sila, puro putik ang paa. Yan ay ayon doon sa aking mga kapatid na naka-obserba, kasi wala nga po ako dito noon nung nilibing yung nanay at tatay ko. Yun po, ikinamatay na lang nila yung putik-putik yung paa nila. Diyan po eh, kaya sobra po talaga ang galit ko dito sa mga animal nito. Samantalang itong mga putang mga kwa na ito, nagpapasasa sila sa bilyon-bilyon. Hindi milyon ang pinag-uusapan eh, bilyon. So, tingnan nyo yan. Talaga namang grabe. Kaya ganun na lang ang kwan ko eh. Hanggat hindi namamatay itong mga taong ito, lalong marami ang maghihirap o talagang mahirap na nating mga kababayan. Kaya ito yung paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan ko. Sige, mag-subscribe pa kayo. At sabi ko nga, pagka na-reach ko yung certain na numbers ng subscriber ko, may mangyayari at mangyayari talaga. Sinasabi ko sa inyo, kung kinakailangang pagpapatayin ko itong mga animal na ito, gagawin ko. At para lang kahit papaano ay umangat-angat man lang ang buhay nitong ating mga mahihirap nating mga kababayan. Yan lamang po talaga ang pangarap ko sa buhay. Wala na po akong ibang pangarap sa buhay. Ang makita ko lamang po yung kahit papaano ay pag-angat nitong ating mga mahihirap nating kababayan. Kaya ganun na, wag ipagpaamanhin nyo na po, at ganun talaga. Pagka ang nakikita ko at ang pinag-uusapan itong ating mga kababayan, talaga na mga grabe yung undas pat, kumukulo agad ang dugo ko eh. Tingnan nyo yan, yung binulgar ni Senator Rapi Tulpo na yan. Grabe. Hindi na kwan ito, hindi na biro ito. Parang nagkukan na lang ito, nagkakarirahan na lang kung paano mangulimbat itong mga animal na ito. Sobra. Kaya sinasabi ko, may mangyayari at mangyayari. Subukan nyo po, subukan nyong i-subscribe itong channel ko. Actually, channel ninyo ito eh. Dahil pagka reach natin yung certain number nito sa inyo, itong channel nito, sinasabi ko paulit-ulit to eh. Kaya ako nagpapasubscribe dahil kayo ang may channel nito. Hindi lamang dun sa gagawin ko, kundi ang kikitain nito ay sa inyo pa rin. Kaya pakiusap lang, wala na tayong makuan, wala na tayong maaasahan sa gobyerno ito. Kahit pa sino ang umaupo dyan, wala eh.
stage 4 na ang sakit, cancer itong corruption dito sa atin. Grabe na, sobra, kaya hindi ka po maiwasan yung pagiging magaspang ang bunga nga dahil nga po sa ganito. Hindi lamang po yung personal ko nakikita lang mga paghihirap nitong ating mga kababayan. Kundi yan, ako na talaga eh. Imaginin mo na dapat na gastusin para maging sufficient or yung maging magiging maganda yung palay natin kung sakasakali at nandyan ang irrigation. Ay, paano nga mangyayari yon? Ay, hindi nga natatapos yung project na yan despite the fact na binayaran na ng gobyerno. Hindi nga natin alam dyan kung binayaran nga ba o talagang may kaparte-parte itong mga animal na ito nandyan sa gobyerno. Sigurado ako may kaparte yan kasi kung walang kaparte yung mga animal na yan o baka nga kunwari na lang yung mga kontraktor na yung kunwari, pero sila lang din yan. Pero pinaghahati-hatian lang nila ang pira dyan, bilyon-bilyon. Pero itong mga kababayan natin dito ay talaga na mga sobra na ang pagkagutong. Kaya kwan lang, sabi ko nga kung na on the spot nakakamatay itong mura ko, pag mumurahin ko na lang itong mga animal na ito, maganda matay na. At tingnan nyo, sobrang napakadumi talaga ng politika rito sa atin eh. Mapunta tayo din sa politika. Oh, kung ano-anong mga pinaggagawa na nila, isang taon pa lang yung eleksyon, napakatagal pa yung susunod na eleksyon, ayan na, nagpupurma na sila, kanya-kanya ng pupurmahan. Pero nakikita natin dito yung pagsilbi ng totoo sa bayan natin, itong Sara Duterte. Yan, tingnan nyo, sinabi na rin niya. Kaya nga nag-resign sa dyan sa CM din eh, na party list na yan dahil lason at mga toxic na mga panayan. Yung mga politiko na nandyan sa CM din eh, kung saan ay nandyan si Gloria. At itong Gloria na ito eh, akala mo naman hindi magdanakaw itong animal na ito eh. O hindi ba't yung ano yung mga pandaraya nitong gagong to, yung Hilo Garcia na yan, di ba? Kaya mayroon ba akong pupurihin dito? Kung mayroon man po ay imaginin nyo na lang po yung kwan, yung isang tambak ng dayami, tapos naghagis kayo doon ng mga dalawang karayom sa dayami na yon. Ganun lang po kaliit. Yun lang po yung ganun lang po yung tsansa nung masasabi nating mga matitinong tao diyan sa politiko. Doon ko po sinasalarawan yan na napakadalang mong makita yung talagang totoong mga maglilingkod sa bayan. Lahat na po yan, lahat ng mga kakandidato at nandyan na mismo at yung pang mga nagbabalak pa lang mga kumandidato, lahat po yan, ang purpose lang po nila talaga yan ay magnakaw yung mga putang mga kwan yan, mga demonyong yan. Kaya kwan eh, wala nang mapupuntahan ngayon. Ito sinasabi ko, dalawa lang yan yung pag-resign ni Sara Duterte, dalawa lang yan. Either ang kakandidato diyan si Martin Romualdez, ang kakandidato sa partido na CMD na yan. Lakas tae na yan. So, kaya nag-resign na rin si Sara Duterte diyan. Unang-una, napakaaga nga naman, kaya sinabihan niya mga poison at mga toxic itong mga animal na nandyan eh. Ngayon, hindi naman po pwedeng dalawang kakandidato sa isang partido. Kaya, tandaan ninyo, yan mga animal na yan, huwag nyo nang ibubuto yan. Pakiusap lang mga kababayan ko para tumigil na rin ako sa kada daldal ko rito. Sobra ng kwan. Sobra ng nagiging magaspang na yung bunga nga ako. Para matigil ito, pagiging magaspang ang bunga nga ako, huwag nyo nang ibuto yung mga animal dyan. Mga Marcos na yun, wala na kayo ibubuto dyan. Samantalang, noong yan, nakakala mo, nakakaawa yung mga hinayupak na yan,
isinalba natin sa kahihiyan yung mga animal na yan dahil lahat na lang ang bintang na lang sa kanila magnanakaw, yung kung ano-ano na mga marami pang mga sinasabi diyan para sa awa na lang natin eh, nakuha natin at pinagkaisahan natin. Ay ngayon talaga naman lumalabas ay mga pagnanakaw dito, mga putang nanto eh. Oh, sobra-sobra na itong mga animal na ito eh. Kaya wala nang Marcos, pakiusap lang sa inyo, wala nang Marcos, wala nang Romualdis dyan na kung sino-sino dyan. Basta ang importante nito, ang sinasabi ko kahit sino dyan, wala na kayong ibubuto yung mga pabalik-balik dyan, yung mga luma na mga komandidato, huwag na kayong mabubuto dyan. Sinasabi ko sa inyo, yan lang ang pakiusap ko sa inyo para makapagpahinga na ako sa kada daldal dito. Para matahimik na rin ako. Dahil hanggat hindi... Hanggat nandyan itong mga magnanakaw nito, mga demonyong ito, hindi ako titigil sa kadadaldal. At hanggat nakikita ko na napakarami nating mga kababayan naghihirap, hindi ako matitigil dito. Kahit pakabi-kabila yung banta ninyo sa akin ng mga animal kayo, gawin na lang ninyo ng gawin. Huwag na kayong banta ng banta. Magkasubukan na lang tayo. Gawin nyo yung pagbabanta ninyo at gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Kaya mga subscriber ko na mga bago, salamat sa inyo at nag-subscribe kayo sa akin. At sana yung mga kaibigan niyo, rekrutin niyo na dahil para magkaalaman na tayo, para makita niyo na kung anong gagawin ko rito. Oh. Para magkaalaman na at hindi na dapat pinagtatagal ito. Masyado nang ako na nakakaramdam nitong mga paghihirap nitong ating mga kababayan. Ako nakakaramdam ng gutom eh. Sa totoo lang, pag nakakakita ako ng mga kababayan ko na yung mga binibigyan ko dyan ng naabutan ko, ako ang nakakaramdam. Kasi nga, unang-una sinabi ko nga, naranasan ko ang sobrang kagutuman nung panahon na hampas lupa pa ako ng patay gutom. Kaya hanggat mayroon tayong mga official na maglilingkod daw kuno na mga magnanakaw naman, wala hindi na mababago itong ating mga mahihirap na kababayan. So muli po ang aking pasasalamat dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers. At dito rin po sa bago nag-subscribe ay kasama na po kayo sa Sosurtin. Kasama na po kayo dun sa pagpapalain. Pero dito po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin ng mga politikong ito, malasin na kayo, magkandamatay pa kayo. Put.